Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang tinatawag na item analysis. Bago tayo magsimula ng ating discussion, shoutout muna kay Michelle Ramirez at kay Jovian Aveliana na nag-request ng video para sa item analysis. At kung hindi nyo pa napapanood ang ating nakaraang video about Cronbach Alpha, kung paano kumpyutin at paano i-explain, please do watch our previous video and don't forget to like and subscribe to our channel. Tara, simulan na natin! Ang item analysis ay isang paraan ng pag-alam sa effectiveness ng test items. So kapag gumagawa kayo ng inyong instrument o ng inyong thesis, isa sa mga validation process, lalo na kapag kayo ay gumamit ng exam, ay yung tinatawag na item analysis. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, dapat magkakanda kayo ng pilot testing ng inyong na-develop na questionnaire. So makikita natin dito sa ating data na meron tayong 30 na respondents. At meron tayong 40 na test questions. Pag sinabi nating item analysis, base sa definition, ito ay paraan ng pag-alam sa effectiveness ng mga test items. So kailangan nating malaman yung tinatawag na item difficulty index at yung tinatawag na index of discrimination. Kapag sinabing item difficulty index, ito ay sumusukat sa kung gaano kahirap o kadali ang isang test item sa pamamagitan ng pagkuha ng proportion ng mga estudyante na nakakuha ng tamang sagot. Paano ba natin gagawin o kukumpyutin yung item difficulty index dito sa ating Excel? So unang-una, kailangan natin ang tinatawag na kabuuang marka o yung total score ng mga estudyante o ng ating mga respondent. Paalalang muli, ito ay respondent na galing sa inyong pilot testing. So paano natin kukuhanin yon? Ia-add lang natin yung kanilang score. Pag na-add na natin ang kanilang score, ia-arrange natin sila from highest to lowest or lowest to highest. Para saan ba yun? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Ang pagkuha ng item difficulty index, ang sabi natin, ito ay sumusukat kung gaano kadali o kahirap ang isang item. Makukuha natin ang item difficulty index sa pamamagitan ng pag-alam sa score nung kada item. Yan, kukunin din natin yung score sa kada item. Ano? Yan. So, ibig sabihin, merong 23 na mag-aaral na nakakuha ng tamang sagot dito sa ating item number 1. Sa item number 2 ay may 6. Sa 3 ay may 15. Hanggang sa number 40. Ngayon, pag sinabi nating item difficulty index, ito yung ratio o yung proportion ng tumama doon sa item na yon sa kabuuan ng bilang ng mag-aaral. So, meron tayong 30 na estudyante at out of 30, meron tayong 23 na tumama. So, ito yung tinatawag na item difficulty index. Ganun lang kadali. Ulitin natin. I-divide lang natin yung kabuuan ng tumama doon sa item number 1 at i-divide natin yon sa number or total number of test takers. So, kopyahin lang natin siya hanggang dun sa dulo. Yan. Nakuha na natin ngayon yung tinatawag na item difficulty ng kada isang tanong o yung difficulty index ng kada isang tanong. Ngayon, paano natin siya i-interpret? Base sa pag-aaral, kapag ang range ng ating item difficulty ay simula 0 hanggang 25%,
mahirap yung ating item. Kapag naman 26 to 75%, nasa average level tayo. At kapag 76 hanggang 100%, yung item natin ay madali. Sa madaling sabi, dapat nandito lang tayo sa average level. So 26% to 75%. Tingnan natin yung ating mga item. Yan. Kasi ulitin natin, kapag mas mababa sa 25%, ibig sabihin, mahirap yung mga item natin. At kapag naman sobrang taas, ibig sabihin, halos lahat ay tumama, masyadong madali yung ating mga naging item. So yun yung tinatawag na item difficulty index. Yun nga lang, pag item difficulty index, ito ay nakafocus lang dun sa mga item. Hindi ito tinitignan kung sino ba yung matataas o mabababa at hindi nito kinukonsidera yung nasa upper 27% and lower 27%. Ano ba yung ibig sabihin ng upper 27 at lower 27%? Ibig sabihin, kukunin natin yung upper 27% ng mga mag-aaral simula ayan dito sa ating score. So i-arrange natin sila ulit ng highest to lowest. Yan. Ngayon, ang 27% ng 30, so i-multiply natin muna sila. Ano? Pagka-multiply natin, tingnan natin kung ilan. So 30 times 27%, that's 8.1. So i-round off natin. Ibig sabihin, 8 na mga respondent yung nasa upper 27 and then yung nasa lower 27 ay 8 din. So bumilang tayo ng 8. Bigyan natin ng kulay. Sila yung nasa upper 27%. At ngayon, yung nasa lower 27%. Yan. Ngayon, nalaman na natin yung item difficulty index. Yan. Ang gagawin natin, titignan natin kung ano yung kanyang interpretation. So, pwede na nating tignan. Ang sabi dito, kapag 26 to 75, ibig sabihin, nasa right difficult index. So, nasa average. Tignan natin. Para hindi kayo mahirapan, gamitin natin yung conditional formatting. Yan. Sa conditional formatting, tignan natin yung highlight. So, i-highlight natin yung in-between, sabi dito kanina, yung range na nasa 26 to 75%. So, 0.26 to 0.75. So, i-highlight natin siya ng kulay green. Ibig sabihin, sila yung mga right difficult. Yan. At pwede natin silang bilangin. Ngayon, ano yung gagawin natin sa iba? Sa ibang item na hindi kasama? Yan. Maari kayong magtanong sa inyong statistician kung ito ba ay i-revise or i-discard natin. So, base dito, lagyan natin siya ng mark. 1, 1. Yan. Okay. Medyo maliit yung screen, lakihan natin ang bahagya. Makikita natin dito yung kanilang, yan. So, ibig sabihin, yung kanilang range. Meron tayong ilang items. 24 items. So, out of 40 items natin, meron tayong 24 items na pasok doon sa ating interpretation ng average difficulty. Okay. Ngayon naman, titignan natin yung index of discrimination. Dahil marunong na kayo kumuha ng item difficulty index, kukunin natin ngayon yung index of discrimination. Copy natin sa kasunod.
Sa pagkuha ng index of discrimination, ang kailangan natin ay yung nasa upper 27 at yung lower 27. Ano ba yung tinatawag na index of discrimination? Yung index of discrimination, ito yung nagsasabi kung ano yung validity ng test item. Isa itong measure ng kakayahan ng item na i-discriminate yung mga matataas na score doon sa mga mabababang score. So, paano ba yun? Paano ba natin siya kukunin? Ganito natin siya kukunin o i-compute. Hahanapin natin or kukunin natin yung item difficulty index ng nasa upper 27 at nasa lower 27. Compute natin yung score kada item. Yan. So, ibig sabihin, sa question number 1, may 7 na tumama sa upper 25 at merong 2 sa question number 2. So, ito yung nasa upper 25, ano? Kopyahin lang natin. Upper 27%. Yung nasa lower 27%, ganun din yung gagawin natin. Kukuhanin natin yung score nila. At kukunin natin yung item difficulty index ng kada test item. So, item difficulty index. Paano nga ulit kunin? I-divide yung score doon sa bilang nila. So, kung ilan yung mag-aaral o yung respondent na nandun sa upper 27 or lower 27. So, sabi natin, 8. Yan. Careful kayo. Nagra-round off minsan mag-isa yung Excel. Ganon din yung gagawin natin sa ibaba. So, bago yun, compute natin sila lahat. Ganon din ang gawin natin sa baba. At pagkakuha natin ng item difficulty index ng upper 27 at lower 27, ang pagkuha ng tinatawag na discrimination index ay isusubtract natin yung item difficulty index ng upper doon sa upper 27% natin. Ayan, ima-minus natin yung nasa lower 27. Ganon din yung gagawin natin. Kopyahin lang natin sa mga susunod. Yan. Ngayon, ano naman ang gagawin natin dito? Kailangan nating ipaliwanag o interpret. Bawasan lang natin ito ng... Yan. Paano natin to interpret? Gamitin natin yung ating range. Sa index of discrimination, yan. So, ito ay discrimination po, ano? Discrimination. Discrimination index. Kapag 0.3 pataas yung ating item, siya ay good. Meron siyang good discriminating index. At ang ating recommendation ay include yung item na yon. Kapag naman nagre-range siya 0.1 hanggang 0.29, siya ay fair. Ibig sabihin, maaari natin siyang include. However, we need to revise the item. Kapag 0, ibig sabihin, hindi niya dinidiscriminate yung nasa upper at nasa lower. Ibig sabihin, kailangan nating i-reject yung item. Ganon din doon sa negative. Pag sinabing negative ang discrimination index, siya ay nangangahulugan na mas marami yung proportion o mas malaki yung proportion na tumama doon sa nasa lower 27% kaysa doon sa nasa upper 27%. So, tignan natin, yung 0.3 and above,
gamitan uli natin siya ng conditional formatting. So kapag between 0.3 to 1.0, i-highlight natin ng green. Yan yung mga item natin na nandoon sa tinatawag na range natin na good. Yan yung i-include natin. Then, kailangan alamin din natin yung mga fair o yung i-revise natin. Kasi pwede natin silang i-include pagkatapos natin silang i-revise. So, that's 0.1 to 0.29. Gamitin uli natin yung ating kanina ginamit na conditional formatting. So, 0.1 hanggang 0.29. 0.1 hanggang 0.29. Yan. So, pwedeng lagyan natin ng red. O kaya, kung gusto nyo, yellow. Yan. Para makita natin na yun yung ating mga i-re-revise. At makikita natin dito kung ilan sila. Yan, pwede na natin bilangin. Yung mga hindi nakasali, siya yung ating i-discard. So, alisin natin sila dito. Tignan natin kung ilan yung ating posibleng maisama. Yan. Sa madaling salita, out of 40 items, posible na 35 yung maging total number of items nung ating questionnaire na i-distribute dun sa ating actual na respondents. So, out of 35, kailangan nating i-revise ang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. So, kailangan nating i-revise yung 9 na mga item natin. Nagra-round off lang siya mag-isa, ano? Yan, pero yan talaga siya. Baka yan po. So, yun yung tinatawag natin na item difficulty index and index of discrimination. So, silang dalawa ay bahagi ng item analysis na makatutulong sa ating ginagawang thesis. I hope nakatulong yung video dito sa inyong thesis journey, at kung meron kayong mga request na iba pang video, don't forget to comment on the comment section, and don't forget to like our video and subscribe also to our channel. Maraming salamat!